Magandang hapon mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa evacuation center ng barangay Pinagbuhatan at kamakailan nga ay nagkaroon ng sunog dito nitong Friday ng madaling araw at dito ay naapektuhan ang 73 families at 256 individual ang talagang naapektuhan ng sunog dito sa lugar na ito at ito yun na listahan nga na makikita natin ano ayan na 73 families at 256 individual, 41 no number of owners ano at itong renter ay 20. So mga kaibigan, sa ngayon nandito sila sa multipurpose ng barangay Pinagbuhatan at dito talaga naman bumubuhos ang tulong at dumarating dito sa lugar na ito. Kanina nga lang ay may nakita tayo dito at namigay din ng iba't ibang mga tulong ano. At ngayon nga ay nadatnan ko dito si Onsi Junjun Concepcion na naghatid na rin ang tulong dito kasama ang TGP ito ha, Taugama Party List ano. Ayan si Onsi Junjun Concepcion nga na nakita natin, ito yung mga dala ni Onsi Junjun Concepcion, itong mga food packs na makikita natin na nasa sako. At kamakailan din ay nagpunta na rin si Onsi Junjun na dito noon makalawa no, nabalita ko. Nagpunta na rin siya dito at nagbigay na rin ng tulong. At dito talaga nga tuloy-tuloy ang mga pagdating ng tulong ano, hindi lang isang tao ang tumutulong dito. Tumulong na rin dito si Maricar Barangay Captain na Maricar Asilo ng Barangay Pinagbuhatan at ganun din si Cybel Asilo no. At kung sino-sino pa no, marami at pati mga individual o private individual ay naghatid na rin ng tulong dito. Kung makikita natin itong mga parang na noodles o cup no. Ayan. May cup dito, ayan. Oh, ayan. Pink racket nakalagay dito. So ito ay dala ng private individual dito sa lugar na ito at sila na yun na nasalantahan ng bagyo. Ngayon nandito nga si Junjun Concepcion naghatid din ng tulong ano, hindi ko inaasahan na darating nga si Konsi Junjun Concepcion dito dahil gusto ko lang ma-update kayo para dito sa mga nasunugan dito at ito sakto na dumating nga si Junjun Concepcion dito sa lugar na ito. Maya-maya ay usapin natin si Konsi Junjun Concepcion para malaman natin yung ginagawa niya nga pagtulong dito sa lungsod ng Pasig ano. At pagkakaalam ko nga ay hindi lang dito nagdadala ng tulong si Onsi Junjun Concepcion. Nasaan nyo na? Pwede. Okay. Ito. Ito, magandang araw, Onsi. Onsi Junjun, pwede po ba nga makuhanan ng konting panayam? Ayan. Okay, good morning ba? Balitang Pasigenyo? Balitang Pinas. Saka Pasig News Update. So, tatlo yung camera ko ngayon. So, actually, second na bisita ko na dito. Nung isang araw, nandito tayo na kung saan yung galing naman sa aking personal, yung tulong na meron tayong pinamigay na blankets at food packs. So, and kahapon nga, tumawag yung ating ka-partner, yung TGP Party List ito, yung TGP Ayan. Party List. Ayan. So katuwang natin ito sa Pasig ever since eh, no? Hindi lang naman sila tumutulong sa mga sakuna, meron din kaming medical financial assistance na tinatawag, no? Sir, paano makaka-request nang financial medical basta yung medical abstract ko ihanda. Indigency. Pero pinapriority po namin yung mga cancer patient, stroke patient, at yung nagdadialysis, no? Na kung saan i-endorse ko yan, kukunin nila sa batasan yung fund. Ito so, po si, palagi yung ginagawa tuwing meron na kalamidad, anong kamakailan, nandun din tayo sa barangay Orambo. Nagdala rin ba kayo? Yes, yes, yung nasunugan nating mga Kapasigenyo sa Orambo na kung saan meron tayong isang casualty. So dito nga sabi ko nga pasalamat tayo, walang casualty nangyari. Sabi ko life must go on, tuloy-tuloy eh aksidente. So kaya panawagan ko sa ating mga Kapasigenyo, talagang bantayan natin, maigi yung
lalo na yung mga bata nating anak, usually doon minsan naglalaro, ganyan. So mag-ingat po tayo. Bagamat sa mga nasunugan nating Kapasigenyo, tayo po ay nagpasa ng isang ordinansa. Ako po yung author na kung saan ang mga nasusunugan nating Kapasigenyo ay mabigyan agad ng financial assistance. Pag nangungupahan po, 5,000. Pag may-ari po ng bahay, 10,000. Naitaas na po natin yan. At ang maganda ngayon, mabilis po yung response ng PSWD natin. Pero galing sa City Fund. So, estimate po, ganong katagal o ganong kabilis? Matter of 3 days. Matter of 3 days. Makakarating na. Ganon naman kabilis din eh. Namomonitor naman po natin. Ang dami na pong naganap na sunog. Pero naibibigay naman po agad. So kahit pa paano ho, makapagsimula yung ating mga kababayan na maitayo ulit yung kanilang tahanan. Mm-hmm. Sir, panawagan na lang po sa mga Kapasigenyo na nagkakaroon na naman nga ng surge. No? Yes, oo. Patuloy yung panawagan namin sa city bilang mga lingkod bayan na patuloy yung ating pag-iingat. Bagamat yung tinatawag na Omicron, sabi nga, hindi na napakaliit ng porsyento na nang namamatay, wala. Halos walang case na severe, no? Usually, parang fever lang siya, no? Pero mabilis yung pagkalat sa buong pamilya. So, kaya ako nananawagan na yung mga hindi pa ho vaccinated nating Kapasigenyo, magpa-vaccine na kasi na-pruweba naman kahit papano na malaking bagay na ikaw ay bakunado. So, open ang ating mga facilities. Actually, kahapon galing ako sa Hypermart. So nakita natin may vaccination din doon sa Watson. Napakaluwag, konbinyente. Pwede silang pumunta roon as walk-in, no? So yan po ay sabi nga partnership with the city government of Pasig. Ano kailangan nila dalhin doon? Dalhin bilang isang Pasigenyo, pakita lang yung ID kung first vaccine mo. Pakita lang, walk-in eh, pwede, open. May booster din po tayo. So, ang booster natin, maluwag sa tanghalang Pasigenyo, tsaka sa mega parking. So, tuloy ang aming panawagan sa mga hindi pa bakunadong Kapasigenyo, magpabakuna na po tayo. Iba na po yung handa tayo at preparado, kahit pa paano. Maraming salamat po. Thank you sa inyo. Maraming salamat. Ayun nga, nakausap natin si Councilor Junjun Concepcion ng Luzon ng Pasig at dito. Nagdala nga siya ng tulong dito sa mga nasunugan na taga rito nga sa barangay Pinagbuhatan, ano? At dito nga 73 families yun na talagang naapektuhan ng sunog at ito. Subukan naman natin kausapin ng ilang sa mga taga itong party list ng TGP, no? Ito. Sir, ito. Sir, kamusta po? Kamusta po yung pagbibigay nyo ng tulong dito sa mga nasunugan? Ano po ba masasabi nyo? Bali po, sa ngayon po kasi talagang nung malaman ni Congressman Bong Teves ng TGP party list na may 73 na pamilya na nasunugan dito sa Nagpayong, agad-agad binigyan niya kami ng instruction na magpadala ng tulong dito sa Nagpayong. Kasi ang pagkakaalam namin, sabay-sabay itong sunog na to, kaya medyo lumaki yung sunog, ganito karami yung nasunugan. So, sa ngayon, meron tayong dala na grocery pack na pinahanda ni Congressman Bong Teves ng TGP party list para mai-abot kahit man lang paano makatulong dito sa mga pamilya na nasunugan. Sir, ano yung mga programa po ng TGP party list? Sa ngayon, nagbibigay kami ng medical assistance, yung mga burial assistance. Tapos, kasi ang TGP party list, no, kung di nyo alam, ang advocacy niya ay kalikasan, kalusugan, kabataan. So kaya nakatuto kami doon sa kalusugan ngayong pandemya. Hindi humihinto ang TGP party sa buong Pilipinas. Talagang ikot na ikot. Katunayan, ngayon si Congressman Teves, bumiyahe siya kahapon. Nasa parting region 5 na nagbibigay rin ng tulong ngayon doon sa region 5. Sir, paano makaka-request yung mga Pasigenyo ng mga assistance? Through Council June Concepcion, meron kaming opisina sa kanila. Bali, meron kaming
inilagay talaga doon na nakatoka para magbigay ng o mag-assist ng mga medical assistance. Pati yung mga bills sa hospital mismo talaga, hindi lang basta assistance. Kapag ang hospital nila ay napunta doon sa accredited na hospital ng DOH, nabibigay natin, nakakatulong tayo sa bill nila sa pagbabayad mismo. Paano po pag ano, sir, private po yung hospital? Sa private hospital, sinasabi naman namin, mayroon naman kami isang klase ng assistance, financial assistance. Basta mapatunayan lang nila na meron pa sila utang doon sa hospital. Kinukuha din namin yon, sinecheck namin kung pwedeng i-refer namin. May pondering naman tayo sa DSWD. Okay po, pwede po bang nalaman pangalan nyo, sir? Bong Balarusan po. Congressional staff po ni Congressman Tevez. Okay po, maraming salamat po. Thank you. Pakausap din natin ang isa sa mga leader ng TGP, no? Sa pangunguna pa rin ni Junjun Concepcion ay naiahatid niya ang tulong dito sa mga pasigenyo na galing nga sa TGP party list. At dito, ayan, nakita nga natin itong mga naka-food packs na yan. Yan ang ipamimigay dito sa mga nasunugan. Sa mga kaibigan, kung makikita nyo yung mga tao dito, ay talaga naman nakakaawa rin ang kalagayan nila, no? Dahil dito, nagtayo ang barangay dito, barangay council, ang mga tumulong dito, kasama ang barangay captain, ano, dito yung naginawa ng pinaka-ano muna nila, tulugan dito sa lugar na ito, dito sa multi-purpose cover court. At hanggang doon sa taas nito, ano, mga kaibigan, yan, may hagdanan tayong nakita. Puno pa rin dyan, ano, maraming mga tent na nakalagay dahil nga dito sa taas nito ay maluwag naman. At talagang napakarami rin nung naapektuhan ng nasunog. Ano, 73 families nga ang nasunugan dito. Kausap tayo ng ilan sa mga taga rito. Ano? Ayan. Okay. Okay. Kamusta naman po kalagayan nyo dito? Okay lang naman, sir. Okay naman po ba kayo? Ayun, kamusta naman yung mga tulong ng mga dumarating? Marami po ba? Konti lang? Marami po. Sobra-sobra sa tulong. Kaso, pagkain lang. Oh, pero okay na yun. Sa pagkain talagang sobra? Sobra-sobra. Pero ang need talaga namin, gamit kasi naubos lahat. Oh, yung mga gamit nyo talaga, naubos na yun. Yes. Wala kayong nailigtas? Wala po. Yun naman na bahay, ano, yun ang pinaka-importante. Sana matulungan din kayo. Ano? Opo, ganun nga po. Ano po, pwede ba nga maikwento mo sa amin ng pangyayari nun kasalukuyan ang lakas ng apoy? Sa akin kasi, nasa third floor po ako. Nasa third floor po yung bahay namin. Ngayon po yung kapitbahay namin, hindi namin alam, ha? Na ano na namin mainit, yung pala nasusunog na. Gawa ng, ang third floor namin ay gawa lang sa ano, sa kahoy, mabilis na apula. Ayan, nagginising nila ako. Kasarapan ko ng tulog. Oo, oh, launa ng magaling araw. Oh, ayun nga po, halos na sa front ng ano, ng news, nandyan po yung kulay orange na bahay namin. Yun po yung talagang lumiliyag. Oo, narinig ko nga nun eh. Dahil nag-video rin ako nun, talaga may mga sumasabog. Oh, ano po yung mga sumasabog na mga yun? Tanki ho yun, kasi nga gawa ho ng katabi ng namin. Oo, oh, tanki ng gas. Kantin ho yun. Talagang kalunas-lunas din na inaabot nyo. Oo, talaga. Sobra. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Ha? Thank you din, sir. Thank tayo. Ayan na, ano. Kakausap nga natin yun ang ilan sa mga nasunugan dito. Ayan. Yung mga talagang nabigla rin sila, no? Ito, yung mga grupo nga na mga tumutulong. Kanina, kanina pa ako dito na nakaibigan, pero nakita ko ang daming mga dumadating ng tulong, ano? Kung saan-saan. Meron mga taga ay mga private individual talaga na naghahatid talaga ng tulong dito sa mga nasunugan. At yun ang isa sa mga pasigenyo na talaga naman nagkakaisa, ano, at talagang bayanihan kapag mayroon mga ganitong sakuna o sakuna. Ayan, dito, ayan, talaga naman. Ayan, at, ngayon nga kaya ito yung nadatnan natin dito, ano,
si Consi Junjung Concepcion na naghatid din ng tulong. At ito pala yun na pangalawang araw na naghatid niya ng tulong si Consi Junjung Concepcion. Makalawa, nabanggit na rin ng mga taga rito sa akin na nandito nga si Consi Junjung Concepcion. So ito nga, nakapila sila ngayon para makatanggap uli ng tulong. Pero talagang ang pinaka minimitin nilang tulong dito ay yung mga talagang gamit, ano, dahil kung mga pagkain ay talagang sobra-sobra na yung dumarating na tulong na pagkain. Ang minimit kailangan nila ay talagang matulungan silang maibalik o makapagpatayo uli ng bahay at yung mga gamit nga nila na mga nasunog. Ayan. So, wala po yung tatlong card, apat na card, wala po muna yun ha. Isa-isa lang ito po, kung sino po yung nandito. Ayan, at pinamimigay na nga nitong mga TGP at nitong si Junjung Concepcion. Yun na mga dalang nga nilang mga food packs. Ayan. So, mga damit, marami na rin akong mga nakita dito, mga damit na mga nagdala. So, subukan natin pumanik, ano, kamustahin naman natin yun nandun sa taas para masilip naman natin ang mga kalagayan nila. Kaya si Consi Junjung Concepcion at talagang na isa yan sa mga nakikita ko palagi na pagka mayroon na kalamidad dito sa lungsod ng Pasig ay talagang hindi nawawala. Ano? At ito rin yung mga kaibigan natin na Bantay Pasig Division na sila ngayon ng security guard dito na nagbabantay. Ito pa. Ayan. Okay. So sila yan dito sa pinaka-entrance talaga. No? At dito may information desk dito ang DSWD. Ayan. Ito. Okay. Security guard. Ito. Ayan mga security guard. SG license. So kamusta naman po yung na ano natin dito, itong mga nasunugan natin. Ano po ba ang lagay nila? Lahat po ng needs ng ating mga IDPs ay binibigay po ng ating city at ng mga donations from private individuals. Pwede ba namin malaman yung exact na ilan yung mga naapektuhan itong sunog? Meron po tayong ito po sa board. Meron po tayong 73 families at 256 individuals. Ayun. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay, thank you po. No? Yan nga yun na DSWD Information Desk. Dito sa lugar na ito na sila rin yung mga nagre-receive ng mga yung mga nagbibigay nga ng tulong. Ayan. Okay. So, ito, ulitin natin. Ito yung naapektuhan nga ng ng sunog dito. Ito, 73 families. 71 lang yan. Asan yung dalawa? 256 na individual. Ayan. At yan, mga listahan, makikita natin yan. So, silipin natin yung itaas. Ano? Silipin natin yung itaas kung ano naman ang kalagayan nila doon. So, mga kaibigan, dito sa nadadaanan natin, marami na rin mga siguro to mga damit, ano? Mga yan. So, mga damit, ano? Sako-sako mga damit na nga ito. Kung nakita natin dito. So, subukan natin na pumanik. Ito, ang dami. Sako-sako na nga itong mga damit dito. Talagang maraming mga nagbigay ng damit, oh. Yan. Okay. So, ito pa. Hanggang dito. Maraming damit dito. Mga sako-sakong damit, oh. So, yan. Nandyan tayo kanina, ano? So, hanggang sa ngayon, nakikita natin dyan si Consi Junjung Concepcion na nag-aabot nga ng tulong dito sa mga nasunugan. So, panig pa tayo, no? Dito, hindi ko pa ito napanig eh. Kanina hindi ako pumanig dito. Ngayon lang, so, silipin natin yung mga kalagayan nila dito. So, makikigan, ito yung cover court, no? Dito sa itaas. Ito na multi-purpose. Oh, ito. So, maluwag dito. Maluwag. Yan. Yan. Yan, mga kaibigan. Oh. Kamustahin nga natin sila. Dito tayo sa banda rito. Yan. Yan.
Ayan, nandito nga tayo sa mga nasunugan dito. Ito yung tent number 19, one family. Three individual lang nandito sa tent na to, no? So, kamusta po kayo? Pakitaas po yun na face mask niyo. Ayan po. Kamusta naman po kalagayan niyo dito? Okay po. Ako na lang po. Kamusta po kalagayan niyo dito? Okay lang po. Hindi naman po sila nagpapabaya. Busog-busog ang tao dito. Sobra-sobra ang pagkain. Papasalamat po ako sa kanila. Sa lahat ng mga tumutulong. Sa lahat na tumutulong sa amin. So marami naman itong tent nyo, no? Mukhang marami na kayong napiling mga damit. Oo, yung iba binili ko. Yung iba binili na rin. Na, dito, namimili kami mga kayo. Kasi wala po talaga natira. Ano po ang pangunahing pangangailangan nyo ngayon? Eh, pagpatayo ng bahay. Yung mga request. At saka puhunan. Ano po ba ang mihanap po ngayon po ba kayo? Nung, nagtitinda-tindahan po. Doon po sa nasunog? Opo. Nagtitindahan kayo doon? Nandito po kami sa taas nakatira. Oo. Ayun. Okay. Yan nga. Panawagan. Hindi po kami makapagpatayo. Wala pa kami nawak na tira eh. Uh-huh. Sige, panawagan natin sa mga may mga magandang kalooban. Baka mabigyan tayo ng ganyang klaseng tulong. Sana po yung may mga puso. Humihingi po kami ng tulong na makapagpatayo rin kami ng bahay. Hindi naman po namin gustong masunog ang aming mga bahay. Sa kakaunting puunan, salamat po sa lahat ng tumulong, sa lahat-lahat. Sige po, sana po mga makarating ito doon sa mga tumutulong, ano, doon sa may mga magagandang kalooban. Maraming salamat po sa inyo. Ano po ba ang pangalan nyo na ay? Mirna Obsemer po. Mirna? Obsemer. Obsemer. Opo. Ayan yun, si Nana. Ayan yun. Ang talagang mamaluhari na nga kausapin natin. Maraming salamat po. Pasensya muna po ah. Ayan nga. Ayan. Talagang mihingi rin ng tulong, ano, dahil nga ayun, at talagang naubos, wala silang nailigtas sa mga gamit. So, ayan mga kaibigan, ang nakita natin na kalagayan ng mga nasunugan dito sa Barangay Pinagbuhatan. At particular nga dito sa Sandoval Avenue, no? At hanggang dito na lang ang video natin at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update. Pasig News Update.